Lahat naman tayo eh. Nangangarap na sana isang araw ipiliin tayo ng isang taong pinili rin ng puso natin. Ang sarap sigurong magmahal kapag ganun. Yung tipong masaya lang kayo sa bawat sandali. Yung nahanap mo na yung tadhana mo na makakasama mo hanggang sa dapit hapon ng buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Madaling araw pa lang eh. Gising na ako. Kasi naman, may tumawag sa akin, si Arturo pala. Nagpapasamang mamasyal sa labas. Hindi ko talaga inaasahan na tatawag siya ng mga bandang 4:30 a.m. Grabe, napakaaga. Magkita daw kami ng 5 a.m. sa harapan ng simbahan. Kaya ito, naligo na ako kaagad tapos nagbihis lang at lumabas na ako ng bahay. At aba, yung bodyguard ko, gising na din. Tinanong nga ako kung saan daw ako pupunta. Sabi ko sa simbahan lang. Ihatid pa nga sana ako ng sasakyan. Kaya lang sabi ko, maglalakad na lang ako. Hindi naman kasi ganun kalayo ang simbahan sa bahay namin. Kaya lang, eto. Kasama ko din siya. Ay nako. Ayaw akong lubay ng bodyguard ko. Sir, napakaaga naman po yata ng lakad nyo. Eh, nagpapasama lang sa akin yung nakilala ko kahapon. Dayo lang dito eh. Baka mamasyal lang kami. Sige sir, basta nasa malapit lang ako ah. Hindi ko kasi kayo pwedeng iwanan. Kuya, may aso naman akong kasama. Kaya na niya ako ipagtanggol at saka kilala mo naman ako, diba? Eh, kung sa bagay, sir, mahilig ka nga pala sa gulo. Kaya nga, sa inyong magkakapatid, ikaw lang yung may bodyguard. Kuya, ayoko lang na may naapi. Ay, nako, sir. Ikaw pa naman yung bunso pero ikaw yung pinakamahilig sa gulo. Alam mo kuya, nasa tama naman yung ginagawa ko kaya okay lang yun. Ewan ko sa yung bata ka. Oh, nandito na tayo. Nasaan na yung kasama mo? Ayun oh. Sige kuya, umuwi ka na. May kasama na ako. Ingat, sir. Wika ni kuya, kaya ito. Alam ko namang di siya uuwi. Babantayan niya lang talaga ako. Kahit saan ako magpunta. At kapag di ako nasagot sa tawag ni na papa at mama, ay nako. Sa kanya tatawag tapos ayun. Sasabihin ang ginagawa ko. Naalala ko tuloy. Sinama ko sa malayo si kuya tapos nag-bar kami. Ato ba? Masayang masaya si kuya. Kasi naman, may sumasayaw nakita ang papaya at kuweba. Ay nako, si kuya. Binata pa kasi yan. Pero, teka, lalapitan ko lang si Arturo. Nakatalikod siya eh. Uy, Arturo, kanina ka pa. Bal, late ka na.
Alo, 15 minutes lang naman akong late. Pero bakit ang aga mo? Bukang liwayway pa lang eh. Eh, kapag ganitong oras, kasi bal, sariwain si may nangangin. Tapos, masarap ang masyal. Kung sa bagay, tama ka Arturo. Saan mo ba gusto magpunta? Kahit saan, Bal. Basta masaya. Para naman sulit yung pagbabakasyon ko dito. Ah, sige Arturo. Tara na. Wika ako. Kaya ito. Kasama din namin na mamasyal. Yung aso ko at yung tuta niya. Naglalakad lang sa buong bayan. Tahimik pa kasi napakaaga pa. Halos tulog pa yung mga tao. At habang naglalakad, sinasabi ko na din kay Arturo ang kasaysayan ng bayang ito. At sa paglipas ng mga oras, eto na, mga kainan naman ang pinuntahan namin. Gusto daw kasi na masubukan ni Arturo yung mga pagkain dito sa amin. Kaya eto, kain lang ng kain. Pati nga ako nabubusog sa dami ng kinakainan namin. Bal, bakit parang kilala ka ng mga tao dito? Sikat ka ba? Hindi naman Arturo. Simpleng tao lang ako. Pala kaibigan lang kaya kilala. Ah, okay. Pero Bal, kamukha mo yung anak ni Mayor. Ayun o, yung nakatarpulin. Oo nga eh. Madami nang nagsabi niyan, magkamukha daw kami nung bunsong anak ni Mayor. Ay, nako. Ayoko talagang sabihin kay Arturo na anak ako ng Mayor. Kaya medyo kilala din ako. Kaya lang, napakadaming ebidensya. Baka kasi may ilang siya bigla kapag nalaman niya ang totoo. Mas mabuti na yung alam niyang simpleng tao lang ako. At saka, sa galang ito, si Arturo ang nagastos kasi mabait daw ako at sinamahan ko daw siya. Kaya, ito, halos sa buong maghapon eh, namamasyal lang kami. Gusto ko nga sana siyang isama sa tabing dagat. Kaya lang, kapag napunta ako sa lugar na yun, nalulungkot ako. Kaya mas minabuti ko na lang na hindi mamasyal sa tabing dagat. Sa susunod na lang siguro. Bal, may napapansin ka ba? Na ano, Arturo? Eh kasi Bal, kanina pang may sumusunod sa atin. Umaga pa lang nakikita ko na siya. Wika ni Arturo. Tapos, itinuro niya bigla yung bodyguard ko. Di ko tuloy alam ang sasabihin ko. Kaya ito. Nag-isip na lang ako ng kalokohan. Arturo, wala akong nakikita. Baka naman ikaw lang nakakakita sa kanya. Baka ligaw na kaluluwa yung nakikita mo. Huwag ka nalang tumingin. Hala, ano ba yung Bal? Tinakot mo naman ako. Paano ko uwiin yan? Baka sundan ako ng ligaw na kaluluwa. Natatawa tuloy ako. Naging ligaw na kaluluwa yung bodyguard ko. Ihatid na lang kita Arturo. San bang inyo? Sige Bal. Tara. At saka ipapakilala kita sa kaibigan ko. Sige Arturo. Para naman makilala ko siya. Dapit hapon na. At sa tinatahak naming daan, may naalala kong isang tao na
malaking bahagi ng buhay ko. At sa bawat paghakbang ko, mas naaalala ko ang lahat sa nakaraan. Mga lumipas na, subalit nasa puso ko pa rin hanggang ngayon. Nandito na tayo, Val. Tara, pasok ka. At ipapakilala kita kay Benji. Hindi ko alam kung pinaglalaroan ba ako ng tadhana. Kaya siguro magaan ang pakiramdam ko kay Arturo. Kasi siya pala ang taong maghahatid sa akin, magpabalik sa nakaraan ko.